Gaano kalaki ang English? Marahil iniisip ng napakarami na ang English ay napakalaki, napakalawak at napakahirap matutuhan. Pero alam niyo ba na ang English ay binubuo lamang ng walong parte? Opo, yung sinasabi niyong napakalaki, napakahirap at napakalawak na English ay walo lang ang bumubuo sa kanya. Ano-ano yun? Yun yung noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, at interjection. Walo lamang po ang bumubuo sa buong English. Ang noun, yan po ay pangalan. Pangalan ng tao, pangalan ng bagay, pangalan ng lugar, pangalan ng hayop, pangalan ng kahit ano. Yan po ang noun. For example, si Pedro ay kumakain. Yung salitang Pedro, yun po yung pangalan. Siya yung tinutukoy sa pangungusap. Yun po ang noun po ninyo. Ano naman po ang pronoun? Ang pronoun po, siya yung pamalit sa noun. So, imbis na si Pedro ay kumakain, gagawin mo siyang siya ay kumakain. Yung salitang siya, yun po ang pronoun po ninyo. Ngayon, ano naman po ang verb? Ang verb po ay kilos. Kilos ng tinutukoy, kilos ng pangalan. Yan po ang verb natin. For example, si Pedro ay kumakain. Anong kinilos ni Pedro? Anong kinilos ng tinutukoy? Anong kinilos ng pangalan? Ang kinilos ng pangalan ay yung salitang kumakain. Yung salitang kumakain, yun po ang verb natin. Ngayon, ano po ang adjective? Ano po ang adjective? Ang adjective po ay panlarawan. Panlarawan siya sa tinutukoy. Panlarawan siya sa pangalan. For example, si Pedro ay mabilis. Yung salitang mabilis, panlarawan siya kanino? Kay Pedro. Panlarawan siya sa pangalan. Yun po ang adjective. Ngayon, ano naman po ang adverb? Ano po yung adverb? Panlarawan po yan. Panlarawan din po ang adverb. Pero, panlarawan siya sa kinikilos. For example, kumakain ng mabilis. Yung salitang mabilis, naglarawan siya sa kinikilos. Si Pedro ay kumain ng mabilis. Yung salitang mabilis, naglalarawan siya sa kinikilos ni Pedro. Ganun po yun. Ano pong pinakaiba nilang dalawa? Ang adjective, naglalarawan siya sa pangalan. Si Pedro ay mabilis. Yung salitang mabilis, naglalarawan siya sa pangalan na si Pedro. Ngayon, ano naman po ang adverb? Ang adverb po, naglalarawan siya sa kinikilos ni Pedro. For example, si Pedro ay kumain ng mabilis. Yung salitang mabilis, naglalarawan siya sa kinilos na kumakain. Yun po yung adverb po natin. Ngayon, ano po ang preposition? Ang preposition po, by the name itself, sa pangalan niya na mismo yung salitang posisyon. Ibig sabihin, hinaharap dito kung saang lugar. For example, si Pedro ay kumakain. Saan? Saan siya kumakain? Pwedeng sa ilalim, pwedeng sa taas, pwedeng sa harap, pwedeng sa likod ng puno. Yun po yung preposition natin. Yung salitang sa ilalim, sa likod, sa harap, sa taas, yun po ang preposition. Next, ano po ang conjunction? Ang conjunction po, connection. Pagkokonekta ng mga salita o grupo ng mga salita o mga pangungusap. For example, may dalawa tayong pangungusap. Si Pedro ay kumakain ng pagkain. Si Pedro ay nanonood ng TV. Dalawa siya. Ngayon, paano mo siya pagkokonektahin para mag-isang pangungusap siya? Gumagamit po tayo ng mga conjunction. For example, at. Yung salitang at, conjunction po siya. Pagkokonektahin natin siya. Paano? Si Pedro ay kumakain at nanonood ng TV. So, yung dalawang pangungusap, ginawa natin siya isa gamit ang salitang at. Yun po yung conjunction natin. Ngayon, ano po ang interjection? Ang interjection po ay para siyang injection. Ni-inject mo siya sa pangungusap upang sa ganun magbigay siya ng reaction o emosyon sa pangungusap. Yan yung mga wow, yehey, ouch. Yan yung mga interjection po natin. For example, wow, ang ganda mo naman. Salitang wow, yun po ang interjection po natin. Ngayon po, ano po yung tanong natin kanina, gaano kalaki ang English? Ngayon, iniisip niyong siguro, uy, ganito lang pala kalaki ang English. Well, ganun lang po kalaki ang English. Ang walong parte po na yan, yan po ang bumubuo sa buong English. Kaya pag tinanong kayo, gaano kalaki ang English, siguro napakalaki yan. No, hindi siya malaki sapagat siya ay binubuo lamang ng walong parte. Yun ay ang noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, at interjection. Walo lamang ang buo-buo sa buong English. Thank you po.